Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Ang ngayong video na to is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng creamy maha blanca. Yan, yun po yung maha na gawa sa cornstarch. Yan. Kaya guys, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na and click the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Yan. Ito, simulan na natin magluto ng creamy maha blanca. Keep on watching! Hi guys! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng creamy maha blanca. Yan. Ito po ang aking cups na gagamitin sa pagsukat ng cornstarch. Yan. Gagawa po ako ng 2 cups na cornstarch. Yan. Kapag po 2 cups na cornstarch ang gamit ko, ako po ay gagamit ng 7.5 na cup ng cups ng tubig. Yung pong tubig na 7-point cups ay kasama na yung ating gatas, yung ating coconut. Yung gatas po at coconut natin ay depende po kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay, kung mas masarap, yan, ganyan. Or mas ano po siya, mas kayo po ang bahalang maglagay kung ilan po yung gusto nyo na gata at gatas, na evaporated milk po. Tapos po, pero ang sukat niya po is kailangan 7.5 lang. Yan, ito na po, nakagawa na ako ng 7.5 na gatas at tubig. Pinagaluhalo ko na po siya at sinukat ko na po siya dito. Kailangan po ang susukatan nyo ng tubig na to, na gagamitin nyo sa cornstarch ay yung cups din po na ginamit nyo sa pagtakal ng cornstarch. Yan, magtakal na po tayo ng cornstarch. Magluluto po ako ng 2 cups lang na cornstarch. Kahit anong cups po ang gamitin nyo, basta po yung tubig niya ay kailangan ay 7.5. Kung dalawa po siya, halimbawa, 4 na cups ang gagamitin mo na cornstarch. So, ang tubig po niya is 15 cups. Kahit ano pong cups ang gamitin, inulit ko po, kahit ano pong cups ang gagamitin ay pwede. Yan. Eh, magsukat na po tayo ng cornstarch. Gawa tayo ng 2 cups na cornstarch. Ayan po, 1 cup. Ayan guys, yan, huminto yung video ko, hindi ko napansin. Kaya, eto, nalagay ko na yung 2 cups na cornstarch siya. Tapos, nilagyan ko siya ng 2 cups nitong ginawa kong tubig na 7.5. Kumuha po ako ng 2 cups niyan para ito yung ipangtunaw dito sa ating cornstarch. Inuulit ko po, dapat ay tama yung ating sukat ng tubig. Yan. Para maganda yung ating result ng pagluto. Hindi po siya malabsak or hindi po siya matigas na hilaw pa. Yan. Marami pong ano dito. Madali lang po ito lutuin. Yan. Yan po. Kahit inuulit ko po kahit ano pong cups ang gamitin nyo, basta po yung tubig niya is ganun din kadami. Kung ano yung sinukatan nyo ng cornstarch, yun din po ang susukatan nyo ng tubig. Yung tubig po na yun is kasama na yung gatas niya at yung kanyang gata. Yan. Ulit ko po, gumamit po ako ng 2 cups ng cornstarch at 7.5 na water kasama ng gata at gatas. Ang gata at gatas po depende sa gusto nyong dami ang lagay. Yan po. Tapos yung 2 cups po yun na water na to, yan, water na to is ginamit ko po dito para pantunaw sa ating cornstarch. Yan. Kaya, simulan na natin magluto. Ayan, makita ko sa inyo. Lutuin na natin siya. Ayan guys, simulan na natin magluto. Ito yung natirang ginawa kong tubig ng ating lutuing cornstarch. Ayan. Bali, ito po is 5.5 cups na lang kasi kinuha ko na yung 2 cups para tinunaw ko siya doon sa cornstarch na 2 cups. Ayan, lagay na natin.
Pakuluan po natin muna ito. Yan. Kasama ang aking pong sugar is 1.5 cups. Ang gagamitin kong sugar kasi ayoko po ng sobrang tamis. Yan. Depende po yung sugar din sa panglasa nyo, ha? At gagamit po ako ng ano to, sweet corn po siya, creamy style. Yung pong creamy siya, ganito po siya, creamy. Yan. Ganito po ang gagamitin ko, mas malasa. Depende po din po sa dami ng sweet corn yung gagamitin, ha? Depende lang po. Ako po, madami lang itong ginamit ko kasi wala na rin kaming gagamitan, kaya dinamihan ko na pansarili din lang naman namin. Yan. Kaya, gagamitin ko siya lahat. Yan. And, evolve na po natin siya. Ayan, pakuluan na natin. Ayan. At bago kayo guys magpakulo, siguraduhin yung lalagayan nyo po pakatapos magluto is naka-prepare na. Kasi, sobrang dali lang po itong lutuin. Pag ito po nagpumulo na, ilalagay mo lang yung cornstarch. Ano na siya, pwede na siya, ano siya, pag mabilis lang siya, kailangan naka-ready po talaga yung lagayan kasi titigas siya kaagad. Kaya, kailangan naka-ready yung ating mga lagayan. Naulit ko po, maano po ang water, ha? Kailangan po tama yung sukat nyo ng water kasi mahirap po magbuo pag hindi tama yung sukat ng tubig. Yan. Antayin lang po natin itong kumulo. At pakataas nito ay atin ang ilalagay ang ating cornstarch na tinunaw sa 2 cups na water. Antayin lang natin siya. Haluin nyo lang po siya habang ano, kasi pag hindi nyo po siya hinalo, magbubuo yung kanyang gata. Haluin nyo lang siya ng dahan-dahan habang pinapakuluan. Ayan guys, kumukulo-kulo na ang ating gata na pinakukuluan. Antayin lang po natin siyang magkulong-kulo siya bago natin ilagay ang ating tinunaw na cornstarch. Sobrang bilis po lutuin ito, kaya kailangan naka-ready ang inyong mga lagayan. Ayan, kumukulo na ang ating gata. Naiinit na siya. Kunting antay na lang, ilalagay na natin itong tinunaw nating cornstarch. Ayan. Paalala po, dapat naka-ready ang inyong mga lagayan. Ayan, kulo na po siya. Ayan, kulo na siya.
ilong natin. Yan. Pag kulong-kulo na pong ganito, pwede na natin siyang ilagay. Yan. Lagay na po natin ang ating tinunaw na cornstarch. Mabilis po ang pagluto nito, ha? Hindi po ito patagalan. Yan, lagay na po natin. Habang inalagay po natin, hinahalo po natin siya. Kasi ito po ay mabilis talaga siya maluto. Yan po, kita nyo naman kung may creamy agad siya. At bilisan nyo po ang paghalo. Pag naghalo po kayo nito, isang way lang po, hindi pwedeng balik-balik. Isang way lang po pag naghahalo kayo ng pagluto ng maha, ha? Hindi po yung balik-balik ang pagluto niya. Kailangan isang way lang, isang ikot lang. Kung saan ka nagsimulang paikutin yung halo mo, doon lang. Kita nyo po, napakabilis. Luto na po agad yung ating maha. O, diba po? Ganyan po ang tamang sukat. Hindi siya malabsak at hindi hilaw ang pakaluto. Ayan po, luto na siya. Isasalin na natin. Luto, lagyan na natin siya ng cheese sa ibabaw para masarap. Yan. Para mas ano siya, creamy. Masarap siya. Lagyan natin siya ng madaming cheese. Ayan guys, tapos na ang ating ginawang maha blanca, creamy maha blanca. Antayin na lang natin siyang tumigas, tapos pwede natin siya ilagay sa ref. Pwede din naman siyang kainin, napakataas niyang tumigas, pero mas masarap po siya pag medyo malamig. Ayan. Okay na. Guys, hi guys, ngayon tapos ko nang lutuin ang aking creamy maha blanca. Ayan. Yan, at kung nagustuhan niyo po ang aking video today, yan, please like and share and don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Bye-bye! Thank you for watching!